ng lahat o papuri sa kaitasan. Siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Bawit ang daigdigan lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitasan. Siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagbigyan mo ang lakas loob na iniluluhog ni Santa Angela upang kaming tumulad sa kanyang ulirang pag-ibig at katalinuhan ay makapanatiling sumusunod sa iyong aral at gumaganap nito sa iyong ikararangal sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita ni Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit, napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayanan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman, at kayo namay maging Diyos nila. Ngayon gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon'y pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy.
Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya'y ganito. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nanananto ako na hindi himlay, hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikaw ay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng puon na maging tahanan ng lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na hindi nalalantad at lihim na hindi mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At ililugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit na kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, nasa ikalawang Samuel po tayo, bumabalik po tayo sa Lumang Tipan. Baka nakalimutan na natin, sapagkat yung kaharian, ang Diyos ang hari, pero pinili ng mga Israelita na magkaroon sila ng mga hari. At siyempre, kung may mga hari, may mga kampo-kampo yan. Ika nga sa politika, ito yung kampo nito, kampo yan. Yan, mga magkakatunggali yan, magbabanggaan yan. Hindi lang ngayon, pati noon, ang bahay ni Saul, yung unang hari ng Israel, si Saul. Wala na yung bahay ni Saul. Ngayon, bahay ni David. Mapapalitan ba itong bahay ni David? Yung linya, di ba, pinagpap. Sabi ng Panginoon, sapagkat ang ating pong Senyor, hindi ba, isa sa mga pamagat niya, Jesus, anak ni David. Nangako ang Panginoon Diyos kay David na mananatili magpakailanman ang iyong bahay. At ang hinihintay na manunubos, ang hinihintay na tagapagligtas ng Israel mula sa lipi ni David, mananatili ang kanyang bahay. Yan ang maganda na binibigyan tayo ng lakas, ng pinapatibay ang ating kalooban ng Panginoon. Ikaw ay akin, hindi na kita iiwanan. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, ito po yung ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Binibigyan po tayo ng talento, binibigyan po tayo ng abilidad upang tayo'y gamitin natin ito, hindi lang itong, meron ako nito ha, binigyan ako ha, o wala ka niyan. Mahusay ako dito, mas magaling ako kaysa sa'yo. Ano to? Kompetensya? Ano to? Inggitan? Mas daig kita? Mas magaling ako dito? Ikaw. Ibinigay yan sa'yo ng Panginoon, hindi para sa sarili mo, hindi para sa kayabangan mo, para kainggitan ka, hindi. Ito'y para sa paglilingkod. At kung meron kaloob sa'yo, bawat isa naman sa atin meron eh. Kailangan lang natin hanapin. Huwag ka nang tumingin sa kapwa mo. Tingnan mo yun. Salamat, Panginoon. Huwag natin ito. Hahasain natin ito. Pipinuhin pa natin ito. Sapagkat ang kaloob sa iyo, piniperpekto yan eh. At ito, ikaw ay magiging instrumento, bihikulo, kasangkapan na magiging liwanag sa iba. At kung meron kang abilidad, sinabi ng Ebanghelyo, tinatago mo ba yan sa ilalim ng higaan mo? Ikinahihiya mo ba yan? Sabi ng Panginoon, ilagay yan yung ilaw mo sa tunay na lagayan upang makita ng lahat. Para maging inspirasyon ka, halimbawa. Basta makita ka, purihin ng Panginoon. May Diyos sapagkat ikaw ay nagpapatotoo, sumasaksi. Ito, yung mahilig magtago. Tago ng tago. Baka marami tayo mga sikreto, ayaw mong malaman. Mahirap na itago yan, mga kapatid. Bakit kayo yumuyuko? Ilalo na ngayon, social media. Kung meron ka mga mabubuko tayo, walang lihim na hindi mabubunyag, walang sikreto na hindi matatago.
Natago ako. Malulusot. Mapapagod ka sa kakalusot. Kaya nga, ayusin na natin ang ating buhay at maging liwanag tayo sa iba. Iyan ang sinasabi. Kaya nga sinabi dito, yung huling linya, ang mayroon ay bibigyan pa. Yung wala, kahit na yung kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Maging makatotoo tayo sa ating sarili. Huwag na nating lokohin yung iba. Huwag na nating lokohin ang Diyos. Niloloko natin ang ating sarili. Pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang Diyos, binigyan ka ng kaloob. Yung buhay natin, mahalaga. Ang buhay natin para sa Kanya. Ang tanong, ano ba ang magiging bunga mo? Ha? Yung wala, nada, zero, o baka meron gapatak. Yung sinabi ko nga, kaunti, karampot, katiting. Dapat ay buo, bukal, bukas. Yan ang ikatutuwa ng Panginoon. Ha? Pagnilayan po natin ito. Si Angela Merici, ginugunita natin siya sa misang ito. Madre po siya, religyosa siya. Nakita niya yung mga bata dyan, mga babae na hindi naalagaan. Ha? Baka mawala ng landas. Yung Kristiyanong edukasyon, yung buhay niya ay para sa kanila, para lumaki silang sa asal ng Ebanghelyo. Yan ang buong apostolado ni Santa Angela Merici. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, Angela Merici, nawa po tayo'y maging liwanag, maging tanglaw, maging sulo, maging apoy na nagniningas, umaalab, pinapadama ang init ng pagmamahal ng Panginoon para sa iba. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bokasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Tugon po natin, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga napabayaan, naway hindi mawalan ng pag-asa sa pamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
tanggapin mo aming kanghalay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, anak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Angela Merici. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat na wang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kampinang tanan, ito ang pinanggalingang aming ngayon nililingon. Dito muri nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Angela Merici, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaibigan, kaloob na biyaya.
may sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang ugarang likaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose. Anghel na masasaya, apostol na dose. Kung Senyor purihin, paring na sa trono, kanyang malay sambahin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Angela upang tanging ikaw ay aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may mga karamdaman, lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanoy kayo narito pa sa daigding, maraming gumaling dahil sa pagtanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ni Lubang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Nawa'y maalala nila mga pangalan sa binyang na kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan sa Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangan ka namin.